Welcome back mga kalapatids dito sa Madla Love TV. So ito nga meron nga naman tayo bagong alaga dito. Ayan, so, pinadala sa atin mga kalapatids na tropa natin na si Jonad Love TV. So ito nga yung kanyang pinadala sa atin. Makikita nyo laman ng box. Yan o. So ano daw to? Palit yun. So naamoy ko nga, amoy ihi. Ito pala amoy ihi mga kalapatids. Ayan o. So, ano yan mga kalapatids? Kambing, yung mga bagong kaibigan ni Dog ito. Ni Pem, ayan o. Pem! Naamoy ang mini Pem. Ano? Ni-snip-snip na niya. So, tubunan natin. Ito, hindi natin pwede pakawala kasi baka magtatalon yung dalawa na to. Ayun, isang pares yata to. Uy! Hinahabol ni Dog. So, ito kukulong na natin to dun sa likod. Ginawa na natin ang cage. So, dito na natin lalagay to. Kinuha kasi natin ito mga kalapatid sa mga anong ibon na kinuha natin sa kanya. Ito mga kalapatid, nababa na nga natin. So, ito mga kalapatid yung mga bago nating alaga dito na pinadala nga sa atin. So, palitsyon daw to. Ayan, yung mga ganito. So, nakita ko kasi ganito, inihandaan nila. Pero hindi pa natin lalamalagaan yung ganito, kaya titingin-tingin muna natin. Hindi ko alam din kung ano yung kinakain ito. Comment na lang kay mga kalapatids kung ano yung kinakain ng mga ganitong alaga natin. Yung nanganganak na din yata ito eh. Na yan, let's update ko kanina mamaya sa mga breeder natin, no? Para makita nyo yung mga bago mga papisa natin ito. Kasi nangambisa na rin yung mga manok nga natin. Ayan, tapos may bumisita rin sa atin kanina. Nakuha na nga yung isang pulang ibon natin. Yung sinasabi ko sa inyong kapag-i-bird nga natin mga kalapatids. Flashback. Ito mga kalapatids, sa mga nagtatanong kung kanino napunta yung pula nating ibon. Ayan, marami kasi nagtatanong. Tama po punta ito, napunta sa asawa ng pinsa. Kay Dominic Argenti napunta yung sa nating ibon na pula mga kalapatids. So napunta sa kanya yung anak ni R1 saka ni Ninja mga kalapatids. So ito yung naging itsura nung kinalabasan ng ibon. So pula yung tatay tapos yung nanay niya is checkered. Yung kapatid nga ng mga papuling natin na si Ninja. End of flashback. Ayan. So ayaw muna natin sila dyan. Ito mga kalapatid yung ilan sa mga breeder natin na naiwan na nga dito. Ayan. So halos nagkaubusan na dito. Ayan. So may tatlo na ako bakante. So inuubos ko na talaga itong mga nakakulong dito kasi lilinisin natin yan. Papasok natin dito sa loob. Tapos dito meron pa tayo dito dalawang one-time birds. Ayan. So yung isa dito kukunin na to nung tropa natin. No? Na si Prince Angel, si Daddy Puting Ting. Ayan. Kukunin na niya yung alin man dito sa isa na to. So siya na bahala. Kung ano yung mga gustuhan niya dyan, yun na kukunin niya. So same kak yan. Yung may iwan, ipopost lang sa Facebook para ma-out yung isa. Ayan. Nandito naman, nangapisa na yung mga breeder natin mga kalapatids ha. So eto. Ayan o. So eto yung isa nating may semi-saddle dito na hindi nag-white at buntot. Ayan. Napisa na din. So bali ano ito mga kalapatids. Dahil na to nila R2 sa ano mga speedbird natin. Ayan. So cross to ng speedbird, cross speedbird. And then ito, nakastock si Paasa saka yung Grisel. Ito, itlog na rin si Jute saka si Dax, yung main producer natin ng mga speedbird. Pero si AJ ito, yung super speedbird natin. Ito na si AJ, yan, may anak na rin si AJ. So, pwede na siyang maging producer dito sa loob natin ng mga speedbird. So, pinaris natin siya dito sa Colson na 11 feathers para matry natin kung mag 11 feathers yung speedbird. And then ito hindi pa pisa ito, kakaitlog lang ulit nito. Ito, pisa na. Kaso, isa lang ang napisa. Dito naman, dalawa din to. So, yung isa rin nilang anak kasi first time nilang mag-uupo. So, natigi din. Kaya yung sa Albert Lim, cross dito sa inbreed na Red Force, isa lang din ang napisa. Ayun. Yung nandun sa loob. Ayan, oh. So, malapit na singsing ito. Bukas, pwede na siguro yan. Ito, hindi pa napipisa yung takloban lines natin dito. And then, dito naman sa kabila, ay yung inipim. Ito ay nagsusubo na to si R2. Ito mga kalapatids, si R2 nagsusubo na. O, ayan, tatay na si R2 mga kalapatids. O ayan, susubo na tong si R2. Yan ang kanyang unang anak. So dalawa yan. Yung anak ni R2 na yan na sinusubuan niya na yan. Bigyan siya ng baby milk. Ito niya pala magpakain yung mga ibon. Ayan o, sinusupaya nila ng baby milk. So, kaya pagka ganyang edad din, nagbibigay pa tayo ng pellets na maliliit. Ayan, para masustansya yung baby milk nila. Ayan. Pati ito, pisa na rin ito. Pero yung itlog nito, alam ko inbreak yung nakasalang dyan eh. O yung masili. Titingnan ko sa record bukod. Ito naman, yung pencil line natin. Ayan, yung lahi ni Tensil. Ito yung tita ni Tensil, saka yung tatay ni Tensil. Tatay, yung nag-champion sa fan race, third overall. Ito naman, ito dalawa to. Nilipat ko yung isang anak. Kasi medyo naiwan yung isa, kaya nilipat natin. Ito yung Serala Red Force, producer ng mga bugbog lines natin to. Yan, itong pairing na to. Then dito naman, ito yung dalawang masili line natin. Ayan, tagumpay yung pagpapayaya natin ng first egg nila. Kung yun yung anak, isa na. Ayan, ito itlog na nila to, second clutch. So ganun kabilis, para mabilis mag-breed yung ibon.
So, gagawin nyo lang, pagka itlog niya, lipat nyo doon sa kasabay niya para pag napisa yun, may itlog na ulit siya. So, mabilis na shortcut natin yung breeding ng almost isang buwan. Yan. Ito naman sila Santa Ana, saka si Tensil. Pero yung project makulat natin. Yan, training ready na rin. Yan, mabinibreed natin dyan. Ito naman yung project natin na Tiger Grizzle. Ayan, no? Isa natin. Yan, yung dalawang pairing natin na off-color. Ayan. So, bali mag-ano yan. Hindi pala sila related kasi iba pala tatay nito sa kananay. Ayan. Ito, hento. Mukhang lang kak. Ayan yung kak, yung black. Okay. Ayan, dito sa kabila, yung one-tay birds natin. Ayan, isa na rin for testing. Okay. Dito naman, sa kabila, mga kalapatid. Ito, pisa na rin. Imbrek to, yung nakasalang dito eh. Hindi ko lang sure kung dalawa na itong nabisa. Kanina, mapipisa na yung isa eh. Silipin natin yung itlog. Silipin nga natin. Ah, ayun, nabiyak na pala yung isang itlog. Ayun, biyak na. So, sakto. Ayan, pisa na. Yung imbrek natin. Ayan, imbrek to, yung dalawang itlog na yan. Pinayaya ko lang. Kaya lang, may kukuha yata niyan. Yung imbrek natin. Tapos dito, tama ba? Ito, di pa pisa. Huling batch to eh. Then, ito naman yung mga sili natin. Ayan, ready na rin to. Pagkatapos nila, dahil napahinga na sila mahaba, sila naman ulit yung bibreed. Tapos ito nga, yung in-out natin na black. Ito, good condition na tong black na to. Ayan, no? So, ginamit ako na rin ito ng kanker, anti-kanker na gamot. Para iwas kanker sa mga ibon natin. Ayan, ready na to. So, pack talaga siya, mga kalapatids. So, ito, in-out ko pa rin to kasi hen na black ang kailangan natin para makakuha tayo ng black hen. Ayan, o kaya, ipalit natin sa hen na black na one tie, pwede rin. Normal, yung pula natin na one-tied dyan. Ganda na ito pula. Silver. Ayan, sa inyo may grizzle doon, may malaking cap. Tapos yung dalawang galing din kay Idol Ronald. Ito yun, yung dalawa na huling diniliver sa atin, yung dalawa na yan. So, salamat kay Idol Ronald sa magandang ibon. Ito, tapos yung dalawa na to. Ito, may kumukuha nga ito eh. Panlaro natin itong dalawa na to. Ayan, kaso may kumukuha. Inaawi lang tayo. So, hindi ko sure kung bibigyan natin. Pero nakaano to, KFC ring, puti. So, yung sing-sing pa lang nito, mamahali na kasi 200 pesos yata yung ring o 250 pesos ang isa. Kaya medyo mabigat siya. So, 500 pesos na kagad yung sing-sing pa lang. No? Ng mga sinusuot ng mga ibon na yan. Ito yung imbrek, umitlog na naman. Ayan, malaki itlog. So, lilipat natin yan. Lilipat natin sa ibang mga pwede natin pag-sitter. Ay, naaway, no? Tatanggalin ko na yan yung hen. Ito, ito yun. May bago rin tayong ginagamit ng pugad dito. Ayan, ito. So, pinagluma ang ano to, yung sa mga sasakyan, yung tinatapakan, ayan o. No? Diba? Yung parang spaghetti wires, ayan. Maganda rin to, ginagamit ko na kumakapit pa sa ilalim, mga simitakip. So, ito, pinaglumaan na to, ng mga sasakyan, hininga lang natin. Ayan, tapos binilog ko lang, ayan, ginupit ko lang ng bilog-bilog. So, kasya na to sa isang pugad. So, actually, dito, mayroon ang gumagamit yan eh. Ito, 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 ito. Ayan, kita nyo to. Ayan, ito na yung ginagamit nila. Ayan, kaya yung mga poops-poops, ayan. Madaling lumusot sa ilalim, saka madaling linisin. Dalawa na yan, ito pa isa. Ayan, ito, ganun na rin ginagamit nila. Ayan. So, after 2 days, tatanggalin na kagad natin. Ayan, ito yung isang pula. Ayan, yung nagsusubo. So, hindi ko lang sure anong kulay mga aging anak nito, pero di pa naglabas ng pula to eh. Blue bar ang mga inaanak. Then ito dito, medyo madumi pa, hindi pa na nakapaglinis. Ito, nandito yung mga hen natin na tapos nang i-breed. Yung iba, i-breed pa lang. Ayan, so puno na sila dito. 22 na rin sila dyan. Sa kabila naman, 18 naman sila dito. Kung di ako nagkakamali. Ayan o. Ayan, yung inaot pa rin natin. Ayan, si Puyo. Diyan pa rin. Ayan, kung gusto nyo ng mabagal na ibon pang long distance. Ayan, si Puyo. Ready na rin yan. Ayan. Then, mag-out ako ng iba pa mga ibon. Depende. Mamimili tayo. So, halos yung mga nakakulong dito, mga inbreak na to, ayun, yung mga pula na yun, mga inbreak na yan. Kasi ito, binibreed nga natin yung iba. Ito sa mga adults to natin dito, mga kalapatid sa yan, yung mga ilan-ilan dito, eh, nagpapares na. So, yung iba dyan, bibreed ko na. Kasi, ikukulong natin dito. Dito, bakante na to, nakakulong dito na, donate na. Pati yung dito, mga kalapatid sa yan, na-donate na rin. Dalawa yung bakante natin, so kukuha tayo ng paresa natin dito. Ayan, yung iba naman, ina-out naman natin pag kami nagtatanong. Pero hindi natin pinopost. Ayan, yung interesado lang talaga.
pag may nag-PPM lang natin ina-out. And sa mga nag-aabang ng mga kalapatid, sa mga nagtatanong naman ng mga pa-out natin ng mga one-timer, so naubos na sila, yung nga, diba, dalawa na lang yung available, at yung isa eh, kukunin pa mga kalapatid. So kapag kami nakuha pa tayo, eh pwede tayong mag-out, depende mga kalapatid, pagka nakakuha pa tayo. Pero yun, muli, salamat ka, yun, Adlog TV, kay Idol, eh, sa pag... bigay sa atin ang napakaganda mga regalo ngayong bago taon na to. Saka sa mga nakuha natin mga magaganda one-time sa kanya. Ayan, muli, happy new year sa inyo lahat mga kapatid. Like, share, subscribe. Ingat.